At base po doon sa mga napanood po natin, seryoso po siya para kapakasalan po si Bong, mga katuga, mga Kalingap. Kaso nga lang po, dapat nakahanda po siya sa mga magiging bashers. Eh, pagpatuloy mo, Bong, kasi pinagmamahal sa'yo. Ayun, what's up guys? Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kojulay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, saang panigman po tayo ng mundo naroroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Gagawa po tayo ng reaction video na kung saan ito po ay pampagood vibes. Dahil dito po sa pagkakataon na ito, meron pong isa sa mga tinulungan po ng mga charity vlogger na kung saan siya po ay dating nangangalakal. O kaya masasabi nating taong grasa, pero alam nyo po ba na meron siyang tagahanga, isa pong OFW at willing po na pakasalan ito pong taong grasa na ito, mga katuga, mga Kalingap. So pag-uusapan po natin yan maya-maya ng konti, dahil dito po marami po tayong mapupulot dito, maraming aral ang ating matututunan sa part po nung taong grasa, sa part po nung OFW at saka po yung charity vlogger. Pero bago po yon, konting paalala lang po muna si Kuya July. Baka sakali pong meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan. Pakisubscribe po, tapos pakipindot yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video post. Tapos isama rin po natin yung ating Facebook page, yung July Pawnil 2.0. Pakisupportahan din po yon, pakifollow po at saka pakilike. So maraming salamat po sa inyo. Tapos syempre huwag po natin kalimutan sina Kuya Bala Santos Matubang, si Kalinga Prab, si Ate Edna Vlogs at saka po si Jabber Sniper. Lagi po natin silang suportahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin yung ating pong pinaka main subject sa ngayon. Na alam ko po, marami pong may inspire po dito at marami pong hahanga dito po sa isang OFW na kung saan ay nagtatrabaho po sa Hong Kong, na subaybayan po yung isa sa recipient po ng charity vlogger na si Kabusiness Official, mga katuga, mga Kalingap. Yung isa po sa kaibigan natin, kasakasama po yan natin noon sa Sobeard, tapos dito kay Kuya Bal Santos Matubang, kasakasama po natin yan. At ngayon nga po, gumanda na po ang takbo ng kanyang YouTube channel. Kaya masasabi muna natin, congratulations po kay Kabusiness at saka sa kanyang anak, si Papa Dins. Supportan po natin ang kanyang YouTube channel, mga katugang makalingap. Dahil dito po sa topic natin sa ngayon, ito po ay patungkol sa isa po sa kanilang tinulungan. Ito po ay patungkol kay Bong, yung taong grasa o kaya yung taong nangangalakal po, mga katugang makalingap, na kung saan po noon ito po ay mailap kay Kabusiness. Tinutulungan po ito, tapos tumatakas, tapos mahirap kumbinsin po kahit na po seryoso po si Kabusiness sa pagtulong sa kanya. Hindi, ayaw pa, bibisya ka pa. Oh, bibili tayo mga gamit, Bong. Bagong damit, tsinela, sapatos. Oh, Bong. Ano na kasi yan, pag-aragala lang. Doon natutulog yan, makikita mo yan sa mamaya. Tutulog yan doon. Yan ang bahay. Opo. Hindi tayo, ano? Bong, kain tayo, Bong! Bong, kaya Bong! Kain! Makikita mo lagi yan doon. Ano? Yung nanay niyang mampun sa kanya, namatay na. Oo. Ampun lang din kasi siya. Ampun lang. Oh, laki ng bahay niyan doon, dalawa bahay niyan doon. Hindi siya binigyan ng parte ng binenta ng makamag-anak. Oh, mayaman sila dati. Pinalaya siya, malalaking bahay niyan doon. Mayaman sila. May babuyan sila eh. Oh, ganun. Buti nga lang, tinaga po yan ni Kabusiness. Hanggat sa tinulungan po talaga siya ng tuluyan. Pinagawan po yan ng pabahay, tapos inaalagaan, pinapasweldo hanggang ngayon po. At yun naman po, ay nabanggit din po ni Kabusiness bilang pagtanaw ng utang na loob din. Dahil ito pong si Bong, mga katugang makalingap, isa po yan sa nagpa-viral po kay Kabusiness. Dahil sa ngayon po yung vlog niya sa kanya, ang alam ko po, umabot na po yan ng mga 2.4 million views, yung isa po sa vlog kay Bong. Siguro po mga mahigit isa't kalahating taon na siguro, more or less. Kaysa pagkakatanda ko po, mga bandang October o kaya November yon, 2021, nung nahanap po yan ni Kabusiness si Bong, mga katugang makalingap. Pero ang i-highlight po natin dito, ay yung patungkol po, dun sa nagagusto po kay Bong. Yung isa nga po sa OFW dyan po sa Hong Kong, na kung saan daw po nasubaybayan niya si Bong at talagang seryoso po siya. Gusto niya pong pakasalan si Bong, mga katugang makalingap. Sana all. Kaya sa pagkakataon pong ito, ipapanood ko po sa inyo kung papaano po nakipag-communicate po siya dito po sa asawa ni Kabusiness, hanggang sa dumating po ang pagkakataon na kung saan si Bong po at saka siya ay una magkaka-video chat, mga katugang makalingap. Siguro po panoorin na po natin
Yung ilang clips po doon sa vlog po ni Kabusiness, ito po yon. Hi po, Ma'am Kabusiness. Pwede po bang mag-apply kayo? Mag-apply kay Bong? Isa po ako na nakasubaybay kay Bong at nananalangin na din na maging okay siya. Maging okay na siya. Ayun. I'm Clarissa po. Uy, Clarissa? Sa lukuyan daw siyang nasa Hong Kong, OFW. Uy, and 42 years old, single mom at may 17 years old na son. Sabi niya, pwede po bang mag-call ma'am, sabi niya sa akin. Uy, gusto mag-call? Eh, kasi nasa mission tayo na kaya hindi pa ako nakapag-call. Okay. Tapos, sabi ko sa kanya, tanggap niyo po ba si Kuya Bong? Alam niyo po ba ang nakaraan niya? Mamahalin niyo po ba siya ng habang buhay? Grabe mga tanong. Nanay. Sabi ko, si Kuya Bong po ay mabait po talaga siya. Sabi naman niya, opo, alam ko po. Alam ko po storya niya at nakita ko naman na okay siyang tao. Hello, Clarissa. Mr. Kabusiness. Oo. Ay, grabe. Saludo. Anong masasabi mo kay Kuya Bong na nagka-video call kayo? Okay naman po siya eh. Kasi nasimulan ko po Clarissa nga pala. Willing ka ba talaga? Sure ka ba sa nararamdaman mo para kay Kuya Bong? Sure naman ako kay Bong. Kaya lang si Bong kasi parang tagilid. Pangka natin ito, Bong. Grabe mo, Kuya Bong. Pakita mo. No? Nahiya lang siya. Si Bong, panoorin simula noon. Kaya, na-inspire po ako sa buhay niya na sana, yun nga, pinag-pray ko na yung hindi yung pag-give up sa kanya, isa po yun na ano na tulong sa kanya. Pero, harap pa kay Bong Ma. Minsan nawawala siya. Kaya sabi ko, yan, kay Bong inaayos na nga itong tao na to. Kaya, magpatuloy mo, Bong. Kasi, pinagmamahal sa'yo. Kasali ka na rin doon? Siyempre! May sasabihin daw si Bong, ano, Clarissa? Sige po, ano sasabihin mo, Bong? I love you. Narinig mo, Clarissa? Wow. Be nice at pagaling mo lang at maaari yung pag-inom kasi hindi talaga maganda yun. Aba. Pagkawain natin pagdating na araw. Ay! Grabe! Hindi naman mangyari yan. Ay, di ba? Hindi naman. Hindi na po kayo mag-aaway. Yung baboy natin, palakihin mo ah! Okay. So yan po mga kababayan, mga katugang mga kalingap, napanood po natin. Ano po ba ang masasabi po natin? Seryoso nga ba itong si Clarissa, yung nag-work po dyan sa Hong Kong, isang OFW po, dito po kay Bong, mga katugang mga kalingap. Ano po ang masasabi po natin? Pwede nyo pong i-comment sa baba. Ngayon para sa akin po, mga katugang mga kalingap, sa tingin ko po,
Mukhang seryoso po si Clarissa. Hindi ko po alam kung ito po ay merong halong awa dito kay Bong. Dahil nga po sa pagkakasabi niya, parang nasubaybayan niya si Bong mula po nung umpisa. So hindi natin alam, baka merong konting awa po, tapos na-develop, tapos at the same time, baka nga po umiibig na rin po siya kay Bong, mga katugang mga kalingap. Pwede na! Yun naman po, ay parang opinion ko lang po. Yun po ay parang obserbasyon lang po natin. Pero ang mahalaga po dito, ang pinaka bottom line, kung sakasakaling matutuloy po yan, maganda po yan. Sa part po ni Kabusiness, sa part po ni Bong, at saka po part ni Clarissa. Ano po mga katugang mga kalingap? Dahil masasabi po natin na parang nagkatulungan po silang lahat, mga katugang mga kalingap. Tapos, ito naman po ang ating masasabi. Una kay Kabusiness, masasabi natin na maraming maraming salamat. Dahil kung hindi dahil sa kanya, sa malamang si Bong hanggang ngayon ay nangangalakal pa rin po. O kaya palaboy-laboy po sa kalsada, mga katugang mga kalingap. Kaya maraming maraming salamat po kay Kabusiness at saka sa kanyang pamilya at saka po kay Papa Dins. Dahil malaking tulong po yung nagawa po nila dito po kay Bong. At saka syempre sa lahat na ng charity vloggers, mga katugang mga kalingap. Dahil nga po sa pagtulong, so ganoon din po yung ginagawa ni Kabusiness. Kahit po nung una, medyo mailap po talaga si Bong. Mahirap kumbinsin po yan, mga katugang mga kalingap. Pero sinaga po yan ni Kabusiness hanggang ngayon, napabahayan, merong inaalaga ang baboy, parang konting hanap buhay, tapos merong pasweldo, mga katugang mga kalingap. At saka sa tingin ko po, kung sakasakali magkakatuluyan po yan, palagay ko hindi po yan pababayaan ni Kabusiness. Tama kayo, tama kayo. Dahil nga po minsan, narinig ko sa kanya, na dahil malaking tulong din po sa channel niya si Bong, kaya hindi niya rin po yan pababayaan. Ano po, mga katugang mga kalingap. Ngayon sa part naman po ni Bong, ang masasabi naman po natin, aba, malaking tulong po yan. Dahil alam naman po natin, yung kanyang pinagdaanan ay hindi po basta-basta. Lalo't nagkaroon din po siya ng bisyo, so baka sakaling bumalik po yon. Anytime po pwede pong bumalik yon kung sakasakaling hindi po siya masaya sa kalagayan niya po sa ngayon. Ngayon sa pagkakataong ito, kung sakasakaling makakapag-asawa siya, aba, maganda yon. Meron siyang katukatuwang po sa buhay. Dahil practically speaking po mga katugang makalingap, yung pag-aalaga po ni Kabusiness kay Bong, iba po siyempre sa pag-aalaga po ng isang asawa. Kaya malaking tulong po yan para si Bong talaga ay tuluyan ng magbago, maging maayos na yung kanyang buhay, at kung sakasakali baka magkaanak pa po sila. So lalo pa pong sisigla si Bong siguro, mga katugang makalingap. Tapos yung pangatlo, dito naman po sa isang OFW kay Clarissa, doon po sa ginawa niya, talagang kahanga-hanga po yon. Hindi po yun basta-basta. Dahil si Clarissa po, kung gugustuhin niya, po pwede pong humanap ng ibang lalaki. Kahit binata, po pwede siya makakuha. Dahil siya po ay mayroong magandang trabaho. Kahit papano po, kumikita po siya buwan-buwan. Wow! Pero kahit na ganun, hindi niya po pinili yon. Pinahalagahan niya pa rin po si Bong. At base po dun sa mga napanood po natin, seryoso po siya para kapakasalan po si Bong, mga katugang makalingap. So yun po ay kahanga-hanga. Kaso nga lang po, dapat nakahanda po siya sa mga magiging bashers. Dahil hindi po yun maiiwasan sa mga viewers po natin, yung iba magtataka po yan, bakit kaya nagustuhan ni Clarissa si Bong? Ano ba ang hinahabol niya sa kanya? So yung iba po pwedeng sabihin, kasi eka si Bong ay inaalagaan na, meron ng sariling bahay, meron ng konting hanap buhay, pinapasweldo ni Kabusiness, kaya siguro hinahabol niya ni Clarissa. Pero sa inyo pong kaalaman mga katugang makalingap, meron pa akong ipaparinig na clips. Maiksing-maiksi lang po ito, para lamang po masagot yung tinatanong po natin. Ito po yung binabanggit po ni Clarissa. Binabasa po kasi ako na komento na sure ba siya, baka dahil lang sa ano, dahil may bahay na si Bong. Gusto ko ako sabihin, may bahay din naman po ako, nakapagtunggan po ako ng sarili kong bahay. Kaya hindi po yun yung tinignan ko kay Bong kasi meron pong something kay Bong na ikaw mismo, viewers, mamahalin mo si Bong. So yun po, maliwanag po yung binanggit ni Clarissa, mga katugang makalingap. Hindi na po kailangang i-explain pa po yan ni Kuya July. Dahil maliwanag po yung pagkakabanggit po ni Clarissa. Yung kabuang video po niyan, mga katugang makalingap, panoorin na lang po natin dito po sa channel ni Kabusiness. So maraming maraming salamat po sa inyo. Naway, nagkaroon po tayo ng inspirasyon, meron po tayong napulot, magandang aral po dito po sa ating episode sa ngayon, na kung saan nakapagtataka po talaga isang OFW, nagkagusto po sa isang lalaki na dating taong grasa o kaya nangangalakal sa kalsada. So masasabi lang po natin, kahanga-hanga po yung ginawa ni Clarissa. Isa pong single mom dyan po sa Hong Kong, matagal na po nagtatrabaho, pero willing na magpakasal po kay Bong. So siguro po sa pamamagitan po niyan, pansamantala magpapaalam po muna tayo. Pero bago tayo tuloy magtapos, meron lang po muna akong isa shout out.
Tapos maraming salamat din po sa aking mga kasamahan sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors, sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga babae program ni na Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. Maraming maraming salamat po sa inyo. At siyempre sa ating mga viewers, yung mga masugid nating taga-subaybay na hindi po nagsasawang manood sa ating mga vlog, maraming maraming salamat po sa inyo. Lalong-lalo na po yung mga hindi nag-skip po ng ads, tapos masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Maraming maraming salamat po sa inyo. So muli, ito po si Kuya Julay ang inyong katugang na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless! Bye-bye!